Pati Banyaga, Hinihiling na din, Alas versus Inoue. Fulton, wala namang nakalaban na malakas si Inoue. Ito ang pag-usapan natin, pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag na rin kalimutan ni click ang notification bell para lagi kang una sa balita. Yo, Quadro Alas Street Channel Champion, please subscribe ninyo Pros TV. So ano pa hinihintay tayo? Mag-subscribe na, let's go! Mabagat ang balita sa mga pambato na isasalang pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing. Ayon nga sa interview kay Stephen Fulton patungkol sa nalalapit nitong laban kay Japanese monster Naoya Inoue, sa tingin daw niya ay matalino daw siyang boxer kesa kay Naoya Inoue. Maraming na din daw siyang pagsubok na pinagdaanan sa ibabaw ng lona, katulad na lang ng matinding laban. Ang bottom line daw dito ay subok na daw siya sa may hirap na kalaban. Ayon pa nga po kay Stephen Fulton na mabilis din daw siyang fighter, habang si Inoue ay hindi pa subok sa may hirap na laban. Isa lang daw ang laban na naranasan ni Inoue na mahirap. Yun ang laban niya kay Nonito Donaire Jr. Noong una daw sila nagkaharap. Bukod dyan ay wala na daw nakikita pa si Stephen Fulton na mahirap na kalaban ni Inoue. Hindi na daw nasupresa pa si Fulton nung na-knockout niya si Donaire sa pangalawang paghaharap nila, dahil alam na daw ni Inoue kung paano mag-adjust para talunin si Donaire. Samantalang mamaya na nga po ang laban ng isa pa nating pambato na si Milan Milindo kontra Korean Kang Jong Sion. Nag-aalab na nga po ang pwersa ng ating kababayan. Kung ang kalaban niya ay parang K-pop ang hairstyle, si Milan Milindo naman ay nag-super saiyan naman. Ready na nga ito para sa bakbakan niya mamaya at solidong kulay ng buhok. Nag-post pa nga ito ng Prince Vegeta Saiyan 1. Dedepensahan nga nito ang hawak niyang OPBF Silver Featherweight Belt. At sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing. Hiling nga po ng mga boxing fans, hindi lang Pinoy, pati mga Banyaga ay matuloy na ang bakbakang Japanese monster Naoya Inoue versus angas ng Pinas, General Quadro Alas Casimero. Kapag natuloy ito, hindi lang boksingero ang kikita ng malaking pera, pati promoter at manager ay makikinabang din. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!